Ang isa sa mga utak kung bakit ako nandito. Ayan, KF family, nandiyan ako. Feeling ko nga yung feeling ko sa performance mo kanina. Si Tito Rog po, ako pa. Para sa akin, Tito, ano ko, happy ako sa ginawa ko kasi ginawa ko po yung best ko. Feeling ko, kagaya yung sinabi ko kanina na nirate ko siya, sabi kasi 1 to 10. Ilan ang i-rate ko sa sarili ko? Sabi ko, siguro this time, pwede ko bang i-rate yung sarili ko ng perfect 10? Oo naman! Kasi, syempre, papunta pa lang tayo sa exciting part. Wow. Malay mo, hanggang 100 pa lang yung kaya ko. Diba? Oo, mag-over 10. Kaya, para sa akin, 10 muna ako, please. Parang awa nyo na, wala namang babash. Kasi na-appreciate ko muna yung sarili ko bago ako maka-appreciate ng iba eh. Siyempre. Totoo naman. Diba, Tito? Parang respeto muna yun sa sarili bago sa ibang tao. Sino yung iniisip mo kanina habang nagpo-perform? Si Nanay. Actually, si Nanay, sabi ko, Nay, bulungan mo si Lord. Samahan tayo dito. Talagang kaya natin to. Kasi kung laban ko, laban yun ng pamilya ko eh. So, every time na naglalakad ako, Nanay, miss you, ganyan. Sabihin nyo ng OA, pero kasi buhay ko yung nanay ko, kaya yung may namanood doon sila, Tito, umiiyak lang daw ako sa lahat ng interview na ginagawa ko. No. Pinatibay po ako ng nanay ko. Carlina, na masasabi mo, sabi nila, you look like a Miss Venezuela during the press presentation. Yun ang hindi ko po alam ngayon. Kasi parang hindi ko pa nakikita ulit yung mukha ko sa salamin. Basta ano, umupo ka lang dyan, pak, ganun na kagad. Maraming toda kaming aabangan from Herlene. Siguro po, kasi mukhang maipipiga pa naman siguro sila sa akin. Yung puyat pa ng KF, ng pamilyang, ay nako, pamilyang KF, ang hindi nagsasawa sa akin, tutukan po ako. Herlene, hinahanap nila yung people mo sa ano, national photo. Darating daw ba yun sa Wala naman po, ayun pa, binash ako doon, Tito, nagsumbong no. Binash ako doon. Kasi wala naman ako sinabi na ayun yung susuotin ko eh. Tapos sabi nila, ano, sobra na daw yung pagka-open ko sa mga tao. Iba naman yung nilabas sa exhibit, di ba? Ano lang yun, malay nyo, one of these days, masuot natin yung hipon, representing yung mga taong nabubuli noon, lumalaban ngayon. Ah, oh, ganda nun! Diba? Yes po, okay lang. Okay naman po para sa akin talaga. Kagaya po na sinabi ko ulit kanina, mga 4 times ko na ito sinabi, papunta pa lang tayo sa exciting part. At saka baka may maabangan pa po tayo, kaya sana, please Lord, palakasin niyo pa yung bawat hakbang ko dahil feeling ko papunta to sa tagumpay, Tito. Kasama ko ang KF. Ang panalo natin, Tito, panalo ng lahat. Please, nagdasal no. Ini-enjoy ko lang po talaga kasi para sa akin po talaga nandito po kami para mag-entertain at ma-impress po yung mga tao at para din po ma-improve namin yung sarili namin. Tingin mo yung bagay na ma-impress the judges? Hindi nga silang umingiti, pero natatakot ako, Tito, walang umingiti. Tumitingin po ako, isa-isa ko yan. Kada stop ko ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. Konti mga dalawa lang ata inangit eh, ganyan. Sabi ko, nag-enjoy kaya sila. Pili ko naman. Sana po. Happy naman po ako sa sarili ko. Herlene, maraming nag-stream ng gandang hipon. Rampa music nila ngayon ang karamihan. How do you feel about that? Hindi lang naman. Sinulat ko naman po yung kantang yun para din po magkaroon ng yung ibang tao ng inspirasyon na talagang
wag lang po sa music, talagang yung bawat lyrics po talaga nun. Lagi mong isotang yung kumpiyansa. Diba? Parang every time na lalabas ka ng pintuan nyo, laging dapat lalabas ako maganda. Kasi nag-start po ako na talagang feeling ko every time lalabas ako ng pintuan, sasabihin na naman akong pangit, sasabihin na naman ako ng hindi masyadong maganda, ganyan-ganyan. So, simula po nung tinanggap ko muna po yung sarili ko, doon ko po yun naisulat din, nung lalo na nung nasali po ako ng screening po ng Binibini, doon ko po yun in-start na isulat. Tapos tinulungan lang po ako ng mga tao na kapaligid sa akin, kagaya nila Sir Wilbert, para maiayos at mabuo siyang bilang isang kanta. Congratulations!